kabayan, ikaw ba ay miyembro sa OWA, at nagbabayad kada dalawang taon sa halagang $25. Narito po ang mga benepisyo na maaari mong mapakinabangan, at ng inyong pamilya, kapag ikaw ay kasapi sa OWA. Maliban sa mga benepisyo, ang inyong buhay habang kayo ay nasa ibang bansa ay protektado ng OWA. Kaya mahalaga ang pagiging miyembro ng OWA, ito ay dahil sa hindi natin masasabi, o makikita, ang maaring mangyari sa atin, habang tayo ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya laging pinapayuhan ang lahat ng OFWs. Ni Deputy Administrator, Arnel Ignacio, na silipin at alamin ang mga benepisyo ng OWA. Sa website ng owa.gov.ph. Bukod dito, sinabi rin ni DA Arnel na kahit wala ng quarantine, sagot pa rin ng OWA ang transportasyon ng mga OFWs na pauwi sa kani-kanilang probinsya. Ito'y sa pamamagitan ng OWA Chartered Bus kapag NCR at Sweeper Flights naman kapag sa Mindanao at Visayas. Sa mga nagtatanong naman kung pwede bang hindi na magpahatid sa OWA at magpasundo na lamang sa pamilya. Pwede po kabayan. Tuloy-tuloy na na lumuluwag-luwag tayo sa lalo na sa aming pag-aasikaso sa OFWs. It's a good thing na wala ng quarantine, nakakapaghatid na tayo. Pero tuloy pa rin ha, yung ibang mga OFWs natin na dumarating. Na unvaccinated. Hindi, I mean yung mga kailangan ng transportasyon. Para sa assistance, kanila. Kumbaga. Oo, tuloy-tuloy yan. Kaya yung mga nagtatanong kung sila raw ay ihahatid pa, eh tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo sa inyo. Oo naman, hindi naman sinabi hindi na sila ihahatid. Kung saan man sila nakatira, eh ihahatid natin yan. So, saka nandiyan naman talaga yung OWA para i-assist kayo. Of yan. Course. In fact, ha, umaabot ang OWA sa ganit. Meron tayong isang OFWs. To give you an example, ito si Jesseline. Dumating siya rito, siya ay taga North Cotabato. Nagpagamot muna siya sa Maynila. Sa Manila muna siya dahil ito yung nabalian ito eh. So, nagkaroon siya ng mga bone replacement. Pero nagstay muna siya sa Calamba, Laguna. Hanggang siya ay gumaling. Nung gumaling na siya, yung ating Region 4A, hinatid na siya sa ating airport. At yung airport na yun, binigyan siya ng sasakyang eroplano. At pagdating niya ng Davao, sinundo pa rin siya ng ating opisina doon sa Region 10 ba ito. Meron siyang ambulansya roon hanggang sa pintuan ng kanyang bahay. Hinatid natin yan. At ano pa yon? Hindi pa tayo natatapos doon. Siyempre, nagpapagaling siya. So, sinitingnan pa natin kung ano pa yung benefits na pwede niyang makuha doon sa mga existing programs natin. Yung mga tulong puso, Live Development Assistance Program, OFW Rise, may negosyo, bukas ko, naku, napakarami. Meron pa tayo, para sa mga nagtatayo ng grocery, meron tayong partnership with Swissing, na yung mga nagtatayo, di ba, maraming mahilig magtayo ng mga sari-sari store. Oh, matutulungan din natin dyan. Saka Swissing Startup Store Solutions, yung ating KS5. Paano ba para makatulong doon sa ating mga nagsibalik na OFWs, madagdagan ng kanilang, at least magkaroon sila ng source ng kabuhayan, paano ba nila dapat i-apply yung ano na yan, yung ayuda na yan, yung assistance na yan? Okay. Yung ang unang-una, yung ating pinakasikat na programa, yung Balik Pinas Balikan ng Buhay, itong lagi ina-avail ng napakaraming OFW eh. Yung ito, para doon sa distress na OFW, nagkaroon sila ng problema para doon sa kanilang pagtatrabaho, doon sa bansa kung saan man sila nanggaling. Dito, makakakuha sila ng 20,000 pesos bilang startup fund sa kung anumang negosyo ang gusto nilang itayo. Bibigyan sila ng training dito at bukod pa doon, no, aasikasuhin ng OWA yung kanyang kung sakasakali meron siyang hindi na nabuo na nakuhang sahod doon. Aasikasuhin natin yan, patatawag natin yung kanyang local recruitment agency at yung pang natitirang buwan na kung saan hindi niya nabuo yung kontrata niya, sisingilin din natin yan. Aside from dito sa ating tutulong sa kanya para makapagtayo ng negosyo. Provided na siya ay mag-aral ng pagninegosyo.
Meron din tayong loan program para sa mga OFW sa atin. Ito yung Entrepreneurial Development Loan Program, our partnership with the Land Bank. Ito, ang isa, ang individual, as long as meron kang doable at based on feasibility studies at meron kang binigay sa atin na mahusay na business plan, makakakuha ka rito from 100,000 to 2 million pesos. Eh, ito nga lang, medyo may condition, kailangan natin ng collateral dito. At kung grupo naman kayo, eh umaabot ito hanggang 5 million. And yun ang mga iba pa natin mga programa para tulungan yung mga OFWs natin sa reintegration nila. Kasama dito, pati yung mga undocumented. Meron naman yung balik Pinay, balik hanap buhay. Ito naman, exclusively para sa mga babae. Napakadaming pwede palang ma-avail ang ating mga kababayan. Pero isa sa mga meron pa bago ngayon. Yung tulong puso natin. Ito ayan, talaga. All right. Maganda nito. Again, grupo kayo na at madali. At hindi ito utang. Ito ay grant. Grant na nagsisimula sa 50,000. Alam mo, doon sa huling post ni Director Didi, meron pang nakakuha ang grupong 1 million eh. Gusto ko ang kunin yung detalye nun eh. Pero ito lahat magagandang developments na pagtulong natin sa mga OFWs natin. So, yeah. Akong inihiling ko rin lang sa ating mga OFW, sir, napakarami na binuo ng programa ng DOLE, ng OWA. Kumbaga, magtulungan tayo para lalo natin maunawaan. Silip-silipin na nila yung ating mga websites para kung meron na silang nakita doon na programa na tutugma sa kanilang pangangailangan, kumbaga, kayang-kaya na natin silang tulungan. Tulungan natin sa pag-submit ng mga dokumento, sa mga requirements. Open naman tayo lagi dyan para... Ang sabi ko nga sa kanila, ang OWA, ang DOLE, wala namang interest na iba ito kung hindi matuwa na makita kang umasenso. Ay, teka lang, Director Rolly, meron pala rin akong gustong sabihin. Okay, kasi recently, may mga naririnig tayo, mga recommendations for our seafarers na sila ay bigyan, dapat daw sila ay bigyan ng dagdag na edukasyon para sila ay maging opisyal. Ay, ako nagulat na iyon ay sinasabi dahil napakatagal ng programa natin ito sa DOLE at OWA. Ito yung SUP, yung ating Seafarers Upgrading Program na binibigyan natin sila binibigyan natin sila ng scholarship para sila ay kung meron silang ina-applyan na upgrading na kanilang ranggo. Ang tagal nang ginagawa natin yan dito sa OWA. So, kaya nga kumisan na kailangan na ko-call natin yung kasi mga nailalabas visa ng iba nating mga kaibigan na nirerekomendahan pa tayo ay nag-i-exist na yan. Nag-i-exist na yan sa ating Seafarers Upgrading Program. Galing dito sa mga programang binubuo natin. O, DA, yung ACAP, no? Kamusta na ba? Pwede na ba nating i-roll out for those pending ACAP applications, DA? Ngayon naman, tuloy-tuloy tayo nagpo-proseso eh. Ang inaantay rin lang naman yung go signal na ma-download na yung pera dun sa ating mga regions. And as soon as the be downloaded, madali na lahat ang releasing yan dahil marami na naman tayong marami na tayo talaga na proseso at na-aprubahan. Ang maganda lang dito, hindi kayo nag-aantay sa wala. Sigurado naman mayroon darating as long as you are approved. So inantay lang natin yung downloading ng funds right. Natin. Yun na lang ang lambik ko sa ating mga nag-aantay ng OFWs. At least ikaw hindi ka nag-aantay sa wala. As long as ikaw ay nakapag-register dito at na-aprubahan, yung 10,000 sa DOLE ACAP, mapapasaya yan. Para sa inyo mga ating mga OFWs, ang OWA po kada 24 oras narito. Kung hindi man kami dumating sa oras immediately ng inyong pangangailangan, I promise you we will be there. Ang hinihiling ko sa inyo, magtulungan tayo para matulungan namin kayo na mas mabilis. Yung mga programa ng OWA, ano po ito? Busisiin nyo, samantalahin nyo, pamili po kayo. At wala ho rito magdadalawang isip para kayo itulungan, bigyan ng guidance kung paano niyo mapapakinabangan yung mga programa ng OWA, including the programs of DOLE. Ang iniling ko lang po sa inyo, mag
saliksik din tayo. Nandiyan naman po lahat eh. Para po hindi yung ting nagkikita lamang tayo tsaka yung masasabi, uy, meron palang ganun. And I'd like to make you realize na yung pong pagmamahal ng mga taga-OWA sa inyo, eh yan lang naman po ang gagawin talaga ng OWA. Wala naman po bang ibang interest sa OWA kundi kayo ay alagaan. Nakita nyo naman pagka umuwi kayo, lahat po na nagagawa natin para mabigyan kayo ng titirhan para sa inyong quarantine. Yung ating team na nandiyan sa airport, hindi ho umuwi yan. So, let us just exchange kindness because we're not perfect, but the heart, our heart will always be there for you. So, magtulungan po tayo para matulungan namin kayo. Hindi ho namin kayo pababayaan. As basta tayo lamang ay magkakausap ng mabuti at maunawaan namin kung ano yung pangangailangan at maunawaan nyo rin kung ano aming maibibigay. Huwag nyo pong kalilimutan ang inyong OWA membership. Lagi nyo pong i-update yan para fully ma-enjoy nyo po ang lahat ng benepisyo na maibibigay sa inyo ng Overseas Workers Welfare Administration.